ang pahayag kay Juan, unang kabanata. Ito ang pahayag ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa kanya at kanyang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo. Ang layunin ng paghahayag na ito ay ipakita sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit lang maganap. Pinatotohanan ni Juan ang lahat ng kanyang nakita. Ito ang kanyang patotoo tungkol sa mensahe ng Diyos at sa katotohanang ipinahayag ni Jesucristo. Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Mula kay Juan, para sa 7 iglesia sa lalawigan ng Asia, sumain niyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono at mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Jesucristo ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Magkagayon nawa. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, nakaraan at darating. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid at kasama sa kapighatian at pagtitiis na nararanasan ng mga kabilang sa kanyang kaharian dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Noon ako'y nasa isla ng Patmos sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at nagpatotoo ako para kay Jesus. Noon ay araw ng Panginoon at habang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu, narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Sabi niya, isulat mo sa isang aklat ang iyong nakita at ipadala mo ito sa 7 iglesia, sa Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ng isang parang anak ng tao na nakasuot ng mahabang damit at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niebe at ang kanyang mga matay parang apoy na nagliliyab. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab at parang rumargas ang tubig ang kanyang tinig. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay at lumabas sa kanyang bibig ang isang matalas na taba na sa magkabilay may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw tulad ng araw sa katanghaliang tapat. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit tingnan mo. Ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Hawak ko ang mga susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa pagkatapos nito. Tungkol naman sa hiwaga ng 7 bituing hawak ko sa aking kanang kamay at sa 7 ilawang ginto, ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia at ang 7 ilawang ginto ay ang isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matiyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong
sila'y huwad. Alam ko ring matyaga ka. Nagtiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin, at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa. At gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapopootan mo ring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Esmirna, ito ang sinasabi sa iyo ng simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Alam ko ang mga kapighatian na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga nagpapanggap na mga Hudyo. Ngunit ang totoo, sila'y mga kampon ni Satanas. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Makinig ka, ipabibilanggo ng Diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magdurusa kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi masasaktan ng pangalawang kamatayan. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Pergamo. Ito ang sinasabi ng may hawak ng matalas na tabak na sa magkabilay may talim. Alam ko kung saan ka nakatira sa kinaroroonan ng trono ni Satanas. Gayunmay, nananatili kang tapat sa akin. Hindi mo tinalikuran ang iyong pananampalataya sa akin. Kahit noong si Antipas na tapat kong lingkod ay patayin dyan sa kaligitnaan ninyo sa lugar na tinitirhan ni Satanas. Subalit may ilang bagay na ayaw ko sa iyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam na nagturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala. Kaya kumain sila ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan at nakiapid. May ilan din sa inyong sumusunod sa katuruan ng mga Nicolaita. Kaya magsisi na kayo talikuran ang inyong mga kasalanan. Kung hindi, pupunta ako dyan sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong pagkain. Bibigyan ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sinumang nakakaalam maliban sa tatanggap niyon. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Tiyatira. Ito ang sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtitiyaga. Nalalaman kong ang mga ginagawa mo ngayon ay higit kaysa noong una. Ngunit ito ang ayaw ko sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na propeta, na turuan at linlangin ang aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikuran ang kanyang pakikiapid. Ngunit ayaw niya. Kaya nga bibigyan ko siya ng malubhang sakit
pati ang mga kasama niya sa pangangalo niya. Darana sila ng matinding kapighatian kung hindi nila pagsisisihan at tatalikuran ang kahalayang ginawa nila sa piling ng babaeng iyan. Papatayin ko ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na sinisiyasat ko ang puso't isip ng mga tao at gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Ngunit para sa ibang mga taga-Tiatira na hindi sumusunod sa katuruan ni Jezebel at hindi natuto ng tinatawag na malalalim na lihim ni Satanas, ito ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ko kayo bibigyan ng ibang pasanin. Ngunit panghawakan ninyo kung anong mayroon kayo hanggang ako'y dumating sa magtatagumpay at tutupad ng ipinapagawa ko hanggang wakas. Ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at tuturugin niya ang mga bansa na parang mga palayo. Ibinibigay ko ito kung paanong ibinigay ito sa akin ng Ama. Ibibigay ko rin sa mga magtatagumpay ang bituin sa umaga. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi. Gospel of Matthew. Teacher, which is the great commandment in the law? And he said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and first commandment, and the second is like it, You shall love your neighbor as yourself. God bless you today, tomorrow, and forever. 2 Timothy 1:2-7, The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Psalm 118:20-24, This is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Jeremiah 17:7-8, Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted in the water, that sends out its roots by the stream, and does not fear when heat comes, for its leaves remain green, and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. God bless you today, tomorrow, and forever. Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without living happier. The only thing that really matters is spreading the love. Thank you for watching.